Kababayan, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video mga kababayan ay pag-uusapan naman natin yung tungkol sa mga expiration date ng ating passport, yung ating contract at ang ating Emirates ID. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay welcome na welcome ka po at please don't forget to like, subscribe at pindutin yung bell para below para sa tuwing mag-upload ko ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So, isa na naman kabayan natin dito sa UAE na nagtatrabaho bilang isang kasambahay katulad ko mga kababayan ang namung problema. Dahil po expired na pala yung kanyang residence visa dito sa UAE. So, hindi lamang po residence visa o yung kontrata niya ang expired na. Kung hindi, yung passport din niya ay pa-expired na. So, hindi po alam ni kabayan na ganun pala yung nangyari na sa kanya mga dokumento. Ang problema kasi dito ay hawak kasi ng kanyang employer yung lahat ng dokumento na meron siya, which is hindi po yun allowed at bawal po yun. Kailangan po dapat hawak ni kabayan yung lahat ng dokumento niya. So yan lagi yung sinasabi ko sa inyo na hingin nyo yung lahat ng inyong mga dokumento, yung passport nyo, yung Emirates ID nyo at kumihi kayo ng copy ng inyong mga kontrata or residence visa. So yan po yung nangyari. So ngayon, ang sabi daw ng employer ni kabayan is kailangan na niya mag-exit ng UAE kasi hindi na siya i-renew or hindi na siya bibilhan ng panibagong visa dito sa UAE. So ngayon, ang problema ni kabayan, hindi siya pwedeng umuwi nang pa-expired na yung passport niya. So humihingi siya sa akin ng advice kung ano ang magandang gawin. So ang sabi ko sa kanya is kailangan muna niyang i-renew yung passport niya bago siya umuwi ng Pilipinas kasi for sure hindi po pwedeng umuwi si kabayan kasi nga expired or pa-expired na. Isang buwan na lang po expired na yung kaniyang passport. So sinabi ko rin sa kanya na kumuha ng appointment na sa ating embahada dito sa UAE para makapag-renew na siya ng passport. So, hindi ko lang sure kung gaano nakatagal ngayon makuha yung bagong passport kapag magre-renew ka. So, yun po yung problema ni kabayan. So, ang gusto ko dito ay para bigyan kayo ng paalala ka mga kababayan na huwag na huwag nyong kalimutan at lagi nyong tandaan kung kailan pa-expire or mag-expired ang inyong mga dokumento. Number one, mga kabayan, dapat yung passport, alam nyo kung kailan mag-expired yung residence visa nyo at yung iba pa nyong ID like Emirates ID, mga kababayan. So mga kababayan, huwag po kayong umasa or asahan ang inyong mga employer na ipaalala sa inyo kung kailan kayo or ma-expired yung inyong mga dokumento. Dapat kayo may mga kopya or copy ng inyong mga dokumento, passport kung hindi nila binibigay sa inyo, yung inyong residence visa, alam nyo kung kailan dapat ito mag-expire, yung Emirates ID nyo. Lahat dapat na mahalagang dokumento ay may kopya kayo mga kababayan. Or dapat nyong hingin sa inyong mga employer ang inyong mga importanteng dokumento like yung passport nyo. Pinaka-importante mga kababayan is kailangan po hawak ninyo ang inyong mga passport para hindi po kayo magaya at magka-problema katulad ni kabayan. So, nalulungkot ako kay kabayan kasi syempre excited na rin siyang umuwi kasi nga ayaw na rin niya mag-renew sa employer niya kasi nga hindi daw maganda yung trato sa kanya. Kaso nga lang, ang problema, kailangan pa niya mag-antay ng ilang, siguro 1 or 2 months para makuha yung panibago niyang passport. So, kailangan kasi pag mag-renew ka ng passport mga kabayan, at least 6 months or I think 1 year, kung hindi ako nagkakamali, bago mo ito i-renew. So, yun po ang problema ni kabayan. So, advice ko sa inyong lahat, lalo na mga first timer, kung hindi man ibibigay sa inyo, pero dapat number one, hingin nyo yan sa mga employer nyo bago kayo pumirma ng kontrata na dapat sabihin nyo sa kanila na dapat lahat ng dokumento nyo, mahalagang dokumento, passport, IDs, ay hawak nyo po at ibigay sa inyo. Sabihin nyo din po yan sa agency. Pag hindi po sila papayag, ay huwag nyo pong tanggapin or pirmahan yung mga kontrata para hindi rin po kayo mapahamak or magka-problema katulad ni kabayan.
So, yun lamang po ang gusto kong iparating sa inyo at paalala para hindi na kayo magaya kay Kabayan. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang itong video na to. At lagi po kayo mag-iingat. Stay safe. God bless us all. Bye!